Hello, magandang araw po sa lahat ng mga nanonood ngayon at welcome sa channel na ito. Sa video natin ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng system or ng database gamit ang Microsoft Access. Ang ipapakita ko ngayon sa inyo ay basic lang. Magsisimula tayo sa paggawa ng table, ng form, ng query at ng report. So step by step ang ipapakita ko sa inyo at para may idea kayo sa gagawin natin, ipapakita ko sa inyo yung sample sa Access na nagawa ko dati. O ito yun. Magla-login muna tayo. Click validate. Access granted. You may proceed. So, ayan. So, ito yung mga form. So, halimbawa ito. Pero, ang ipapakita ko sa inyo ngayon itong employee list dahil gagawa tayo nito sample. Pero hindi lahat ng mga detalye dito ang ilalagay natin dahil aabutan tayo ng ilang oras. Sample lang, basic lang na mga detalye. So to start, sisimula tayo. Close muna natin to. Isi-search lang natin yung Access. Ito siya. Click natin. Tapos, click natin to blank database. And then dito, halimbawa, gagawa tayo ng employee list. Click natin to, create. So, ito po yung bubungad sa atin. Pull up sa ribbon muna natin. So, itong mga tab na nasa itaas, ito yung mga importante na mga tab. So, halimbawa, dito sa create, so dito tayo mamimili magawa ng table, ng query, form, at saka ng report. Dito din sa external data, halimbawa kuha tayo ng mga data sa ibang system, sa ibang database, pwede tayo na pupunta dito. Pwede din tayo na mag-export sa data natin into Excel, or even PDF, or even sa email. Pwede. Pwede yung system natin automatic na mag-email. So, tools, database tools, o compact and refer database. So, kung mahilig tayo sa Visual Basic, pwede din siya. Kung macro lang, pwede din siya. Dito din sa relationship, halimbawa, may mali sa mga reports natin, sa mga query natin, baka may mali sa relationship natin. So, pwede natin i-fix dito. Halimbawa din dito sa Analyze Performance. So, kung mahina yung system natin, pwede natin tingnan dito ano bang meron. Kasi magsasuggest din ito kung ano yung gagawin natin. And then dito sa group na to, Access Database, pwede tayo mag-split kung like for example, gagawa tayo ng server. So meron tayong front-end, meron tayong back-end para hindi hihina yung system natin. Pwede din SharePoint. So, yun po. So ngayon, magsisimula na tayo sa paggawa ng tables. Parang spreadsheet sa Excel. So ito, i-click lang natin to, right-click. Tapos, click natin itong design view. Siyempre, lagyan natin siya ng pangalan. Lagyan natin ng T. T stands for table. So, employee list. Ayan, okay. So, ito na po yung design view niya. Itong ID, automatic po ito, naka-primary key. Lagyan lang natin ng number, ID number. Next na field is employee name. Next naman is, halimbawa is one, birth date. Next is birthplace. Next is gender. Next is status. Current address. Ano pa? A permanent address. And then, pretty last picture. Ayan. Dito sa data type niya, pwede natin tong i-change. Halimbawa dito sa employee list,
Shortage siya, tama to. Pero dito sa field size niya, 255 liters, pambihira naman na merong tao na yung pangalan niya aabot ng 255 liters. So, pwede natin itong gawing 50. Nakakatulong din kasi ito na hindi masyado mabigat yung system natin. Dito sa birth date, so, change natin to into date. Ayan. Tapos yung birthplace niya, pwedeng 100 liters. Gender, pwedeng 50. 30, pwede na nga. Status, 30 din. And then, yung current address, pwede na yan. Ito yung picture na to, attachment. Ayan. So, ito na po. I-right click natin tapos save. So, ngayon, i-click natin to. Ayan. So, ito na po yung table natin parang spreadsheet. Actually, pwede na tayo na magsulat dito. Pero, mas maganda na dun tayo magsulat sa form. So, ngayon, ang gagawin natin, i-close muna natin to. Tapos, punta tayo dito sa create. And then, dito sa group na to, sa forms, so, pwedeng gagawa tayo gamit ang form design, pwede din yung form blank, pero the best na gamitin para sa akin itong form wizard. So, kaya tinatawag siya na form wizard kasi siya na yung parang gagawa para sa atin, lang sa atin na lang pagdi-design. So, ayan. So, yung source natin, isa lang, yung employee list. So, ito pwede natin itong isa-isahin. Pwede din ito lahat. Ayan. So, dito, mayroong apat na choices sa paggawa ng form. Pwedeng tabular, detached, justified, pero mas maganda itong columnar. Ito lagi yung ginagamit. Click natin yan, next. Dito sa pangalan niya, itong T, which stands for table, lagyan lang natin ng F. Palitan natin ng F, which stands for form. Ayan. Then, finish. So, ito na po yung form natin. Pwede na tayong magsulat nito. Pero para sa akin, parang pangit siya tingnan. Kaya, i-change ko muna yung style niya. Dito sa pop-up, I will change this into yes. And then, ano pa meron dito? Dito sa format niya, itong record selector niya, gawin kong no. Ayan po siya. So, medyo maliit. Gusto ko ng malaki. Pero bago yan, tanggalin ko muna itong pangalan. Change ko itong pangalan niya. Ayan. Ito. Extend natin tong frame niya. Ayan. Tingnan natin ulit. So, medyo malaki-laki na siya. Pagandahan pa natin. Itong ID number niya is pwede natin to na, since automatic naman siya, pwede natin na ilagay ito dito. Ayan. Sa home, yung naka-bold siya, naka-center siya, tapos pwedeng 15 yata. Ayan. Pinagalin natin. And then, itong picture, i-highlight muna natin para palitan ng color kasi mukhang hindi masyadong makikita. Ayan. So, ito, pwedeng dito natin ilagay. Itong birthplace.
masyadong malaki. Yan po siya. Tapos, right-click natin to. Designan muna natin. Ayan. Tapos, lagyan ng kulay. To. Ayan. Try natin. So, ito po siya. Halimbawa, magsulat tayo. Employee name is Google Fun. Ayan. Birth date. By the way, napapansin niya pala, it automatic. Mayroon ng 1. So, yung ID number. So, limbawa, pinanganak ako nung Pizza Ducey. Yung birthplace ko is Cebu. Yung gender ko is male. Status. Married. Current address, Mandawi. Permanent address, Bantayan. Ayan, tapos picture. Mag-add tayo ng picture. Actually, ang laptop na ito ay walang picture. Hahanap muna tayo. Baka mayroon tayong makita. Ayan lang. So, ayan, mayroong picture. And then, to proceed, click lang natin tong next record. Ayan. Pero kung napapansin nyo mga guys, itong gender, dalawa lang naman yung gender, male at saka female. At saka yung status, single, married, widow. So, pwede nating gawin ito ng combo box. So, magbibigay siya ng options. So, i-click muna natin to edit, no? Click muna natin yung design view, right click. Tapos, highlight natin. Tapos, gawin natin na combo. So, dito sa chains to, gawin natin na combo box. Ayan. Itong status din. Chains to combo box. Ayan. Pwedeng liitan lang natin. Ayan. So, dito sa gender, right click natin. Puntahan natin yung properties niya. Tapos, dito sa data, i-change natin tong table or query ng value list. Ibig sabihin tayo yung magsusulat kung ano yung value na ilalagay natin. So, halimbawa, yung options niya, dahil gender itong male. And then, semicolon, then female. Ayan. Dalawa lang. Tapos, dito din sa status, again, change natin to ng value list. Tapos, sa source niya, pwedeng single. And, ano pa, married. We do. So, ayan lang muna. So, i-try natin. So, kung i-click natin to, so, male and female. So, merong single, married, widow. So, halimbawa, next tayo. Ding dong. Dentist. So, halimbawa, yan lang. Tapos, nila gender is male, in status married, current address. Ayan. So, halimbawa meron ng picture. Next. Ayan. So, dito sa ibaba, pwede natin to siyang lagyan ng mga command buttons. Halimbawa, dito. About record navigation.
ito lang muna ang add record. Wait natin tayo ng add lang. Ayan. Tapos, another. So, delete record. Ayan. Next. Print or save record. Next, ano pa meron? Pwedeng undo record. Ayan po siya. So, highlight, i-right click natin, i-align muna natin to. Ayan. Halimbawa, tingnan natin paano ito gumana. So, kung i-click natin to, add, okay, new record. Kung mag-undo tayo, mag-save tayo, so i-click lang natin. So, yung ibang button. Go to first record. Ayan lang. And then, next. Go to next. Go to previous record. At finish. Next. Last record. Next record muna. Ayan. And then last is the last record. So, align natin, right click. Yung tap. So, ayan siya. Check natin kung paano ba ito gumana. Halimbawa, dito sa next, kung i-click natin tong next, ayan, next record, wala na. Ito, sa last, ayan. So, ganun po kadali. Tapos, designan muna natin to. Click natin to. Pwede din pala tayo magawa ng search spell dito. So, i-click lang natin to. Combo box. Ayan. Tapos, find a record. Click natin yan. And then, yung ID number lang at saka employee name. Ayan. And then,
yung pangalan, lagyan natin ng search her. Ayan lang. Ayan. Tingnan natin. Halimbawa, ito, kung i-click natin itong Dingdong Dantes, lalabas dito yung Dingdong Dantes. Kung dito naman, Eduardo, so ayan, lalabas yung data na yan. At kung gusto natin na i-print itong detalye na to, pwede lang tayo na maglagay ng print button. So, dito natin ilagay. So, dito tayo sa record operation. Click natin tong print record. Ayan. Click lang natin. Ayan. Pero hindi pa ito ma-print. Kailangan pa tayo gumawa ng report. So, bago din tayo makagawa ng report, dapat gagawa din muna tayo ng query. So, ngayon, gagawa na tayo ng query. I-close lang muna natin to. Save natin. So, punta tayo dito sa create. Tapos, dito sa query, click lang natin tong query wizard. Tapos, yung simple query. Ayan. So, itong lahat na to, ilagay natin dito. Isi-select natin siya. Pero itong mga picture, hindi natin kailangan yan. Hindi natin kailangan yan. Ito, kailangan natin to, picture. And then, dito sa pangalan niya, palitan natin ang Q, stands for query. Ayan. So, ito yung mga data na in-encode natin kanina. Kung titingnan natin tong table, pare-pareho lang siya. Pareho lang siya. Close muna natin yan. Pero dito sa query, pwede tayong gumawa ng mga filter. Like for example, this one. I-ano muna natin ng design view. Halimbawa dito sa status, kung single. Kung single, ang lalabas ay single. Kung i-run natin to, wala. Bakit wala? Dahil walang single ba? Married kasi lahat. Halimbawa, yan. Lagyan natin ng single. Single pa si Dante. Dingdong Dantes. Balikan natin to dito. Run again. Ito i-run natin. Okay. So, lumabas dito na si Dingdong Dantes ay single. So, ito na po yung query niya. So, ang gagawin natin para makagawa tayo ng print report, dito sa criteria, under sa ID number, pareho kasi dito. So, ito yung ilo-look up natin. So, i-right click lang natin to. Tapos itong build, click natin. Tapos itong mayroong logo sa axis, click natin yan. Tapos punta tayo dito sa form. And then loaded forms. Ipalakihan muna natin. Kung walang lumabas dito sa forms, wala. Loaded forms, all forms. So, dito sa all forms, mayroong lumabas. Yan, employee list. Yung kanina na ginawa natin. So, yung ID number niya, i-click natin yan yung ID number. Saan ba yan?
Yan, ito. Click natin yan. Tapos, tapos na. Click OK. Ayan, kung i-run natin yan, walang lumabas, no? So, i-open muna natin to. Ayan. Tapos, i-run natin uli. Merong lumabas. Eduardo, Eduardo. Halimbawa, i-change natin Dingdong Dantes. I-run again natin. Ang lumabas, Dingdong Dantes na siya. So, tapos na po to. Click natin yan, save. So, ngayon, meron na tayong table, meron na tayong form, meron na tayong query. Ang last naman ay yung report na mismo. Close lang natin to. Create tayo ng report. So, report wizard. So, instead na itong employee list under sa table, dun tayo sa ginawa natin na query. Ayan. Tapos, click natin to lahat. Tanggalin lang natin pala ito. Ayan. Itong picture. Sali natin yan. Kung marami na, pwede na itong insert account dito. ID number. Tabular. Ang milte kung columnar, ganyan. So, tabular. So, tabular yung pipili natin. Ah, columnar lang muna pala. Tapos, itong pangalan, lagyan natin ng R, stands for report. Ayan. Open muna natin to. And then, ayan, right click muna natin. So, itong pangalan niya, tanggalin natin itong R. At saka itong, ayan. So, yung picture niya, lagay natin dito. Yan. And then pwede na dito siya. Pwede ng lahat ng kulay ay color black. Ayan. So click down natin. Ayan. So, mayroon tayong employee list. So, ito na po yung format niya. So, change muna natin tong format niya. Gawin natin yung pop-up niya. Yes. Ayan. Tapos, may kunting ano to, style. Ayan. So, itong gender at status niya, iita lang natin. At lagyan ng ito. Ganyan. Hindi na po sa atin pag-design. So ngayon, i-try na natin na isali ito sa form natin. Ayan. Design view. At dito sa ano natin, dito sa button na to, sa print button, once nga i-click natin yan, lalabas yun.
So, dito sa event, on click, lalabas siya. Ayan. So, mayroong papipilian dito, macro builder, expression builder, code builder. So, pwedeng code builder yung gagawin natin or pipiliin natin. So, ayan. So, ngayon, type lang tayo ng code. Open report. Ayan. Click natin to open report. Tapos, pwedeng space. Yung pangalan ng report natin is r underscore employee. List query. Yung pangalan. Tapos, review. So, ayan. So, pwedeng yan lang. So, ngayon, save natin siya. Close natin siya. Form view. So, ngayon, try natin. Ayan. So, lumabas na yung okay, palakyan natin ito. So, next na record, halimbawa si Dantes, i-click natin yan. Ayan. Yan po ang lumabas. So, ngayon, i-try natin na i-close ito. Tapos yan, collapse muna natin. Options. Dito sa data current database application title employee list. Wala tayong icon. Kung meron kayo, pwede nyo lagyan sa mga project nyo. Tapos so ito bilang muna natin yan i-uncheck. Display form yung employee list. Okay. So, ngayon, okay. Kailangan i-restart natin. Close natin yan. So, asan na yan? Search natin yan. Employee list. Ito. Click natin. Ayan na po siya. So, pwede na tayo mag-add ng record. Halimbawa, so, dyan, yung birth date is, birthplace niya is, now, kung napapansin nyo mga guys, from dito, yung tab niya is, hindi nagkasunod-sunod. Pwede natin itong isunod-sunod. Male, status single, danaw, Cebu, ayan, pwede natin isave. So ngayon, ipakita ko sa inyo kung paano to magkasunod-sunod. Right click natin to, itong tab order, click natin yan. So, dito, ang nauna employee list, and then birth date. So, si birthplace, so, i-next natin yan. Next na birthplace is gender, status, current address, permanent address. Ayan, so pwede na yan. Okay. Again, last, gagawa tayo ng ibang record. Alonzo. Mariel. Single. Yung current address niya is Dagupan. Nice. Ayan po. Tapos, save natin, add natin.
try natin dito kung makikita ba natin yung mga record. Ayan. I-print natin yan. Lakihan natin. So, yan po. So, dito po nagtatapos ang ating video at kung gusto niyo pa na matuto sa mas advanced pa nito kung paano pa ito i-develop, pwede kayong mag-subscribe sa channel na ito para makikita niyo agad yung mga video pa na gagawin ko. Para may idea kayo sa ipapakita ko sunod, ipapakita ko yung mga sample na nagawa ko dati. Close natin to. So, dito sa Access Database, so, halimbawa itong ito yung pinaka-latest na nagawa ko. Nagawa ko ito 2016. Yan. Password natin. Access granted, you may proceed. So, data entry. Meron tayong data entry. So, ito po yung form na yon. So, meron siyang header dito. Tapos, subform dito sa ibaba. So, halimbawa, ayan, click natin yan, edit. Hahanap tayo ng record kung meron tayong makikita. Ayan. Tapos, kung i-preview natin yan, ito po yung lalabas. Ayan po. Okay. And then, close natin to. Dito din sa weaving transaction, kung paano ba natin yung ginagawa. And then, sa mga reports, paano tayo gumawa ng reports. Halimbawa, ito, mayroon siyang ranges. O, ayan. Lagyan lang natin ng 2010. So, ito po yun. Kung gusto natin siyang i-export to Excel, pwede din. Utilities. Merong list of manpower, yung pinakita ko kanina. So, ganito. So, I hope nagustuhan nyo ang videong ito, nakakatulong ang videong ito. At kung may tanong kayo, pwede kayong mag-comment sa ibaba. So, subukan ko yung sagutin. At kung nagustuhan nyo, pwede kayong mag-like. And see you to my next video. Maraming salamat sa panonood.